institusyon, nire-respeto sa lahat ng kabulisan, ng checkpoint. Bakit ako na ang gumamit? Ayaw akong respetuhin. Napakasakit, Kuya Eddie. Alam niyo, dito natin makita isang misyon na magbibigay ng liwanag sa buong kalangitan at sa buong lupasog. Hindi nila namalayan na yung palang hinahanap nila na nagla-live broadcast all over the globe ay itong pinahiya nila at ngayon makikita sa buong mundo, Maria Matilde. Talagang, anong tawag sa kanila? Anong tawag sa nila? Montenegro. Montenegro. At ngayon, sa ginawa ninyo, malalantad sa buong mundo na hindi nyo man lang tinignan kung sino ang nakiusap sa inyo. Maraming salamat at ako. Kita ninyo kung paano po binastos ang Queen. Biro mo, nakakoordinate ako tapos tinakpan nila dahil alam nila na ito pala ay sasakay. Ngayon, nakakoordinate na ako sa iba't ibang ahensya, pero tingnan natin, hindi ako aalis dito bilang pagbigay ng ating humility sa kanilang lahat. Pakinggan natin ang kanilang side kung sakasakali dahil alam nila na nandito ako. Hindi sila, kung aalis sila, at least alam natin na talaga ayaw pa nilang maniwala na meron ang namumuno sa lupasog. Tingnan din natin kung kaya din nila ito kasi nakamonitor ang buong mundo. Maraming salamat po sa inyo dahil itong humiliation na ginawa dito ng Coast Guard na nakiusap ako para dito sa lahat. Pag inalis nila itong barko, nangangahulugan na sinuway nila ang utos ni Queen. Ibig sabihin tayo ngayon na sa isang programa na hindi nila alam, mabubunyag sa buong mundo na si Queen Helen pala ito ang nagharap sa kanila. Akala nila siguro isang pipitsugin na isang tao na kaya nilang bigyan ng kahihiyan. Nakatingin po sila. Pero pag hindi ako alis dito hanggat hindi nila binigyan ng katarungan ang aking pakiusap. Ang hindi nila alam na nabawi ko na ang soberenya. Nabawi ko na ang karagatan, ang kalupaan. Dala ko mismo ang papeles. Pero pag pinalis nila dito, ako mismo gagayak at gagawa ng hustisya ang lupasog. Dahil kumo nakaganito ako, akala nila walang karapatan. Pero sige lang, pag umalis sila ng di oras, okay pa rin. Pero si Queen, pinapaalam ko sa inyo sa buong mundo na ako nakikiusap, pero tinalikuran nila ako. Ito lang ang masabi ko sa inyo, mga kapatid ko sa buong mundo. Kapag ikaw ay walang pera, kapag ikaw ay walang koneksyon, kapag ikaw ay walang ginagawang tama para sa paningin nila, iyan ang ginagawa nila. Pero ako, salamat. Ito ilalabas ko sa buong mundo. Ipapakita ko sa inyo na dito ako mismo sa harap ng guards na para akong tinalupan ng langit at lupa. Dahil ang akala nila, si Queen ay isang maralita, isang hampas lupa. Nagawa nga nila sa akin ito, how much more yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Ito lang ang sinasabi ko sa inyo. Isang ehemplo ito, isang example na nandito ako ngayon para malabanan itong mga tinatawag na koneksyon sa koneksyon. Pag pinaalis nila ang boat, okay pa rin. At least may labas ko sa buong mundo ang aking hinaing. Hindi nila namalayan na si Queen Helen ay mismo nandito sa lupasog. Nandito ako, nakikiusap sa kanila dahil meron akong misyon. Sinabi ko sa kanila, kailangan kong umalis. Pero sige lang, paano kung sa sunod na araw, hindi na sila makalayag dito sa lupasog? Tingnan lang natin kung kaya pa nila. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila sa paghamak sa Queen, sa Sultan of Sulu and North Borneo. Kailangan ko, dahil ako yung tipo na nakikiusap, pero pinakita nila ang kanilang disrespect. Dahil akala nila hindi tayo totoo. Idala ko nga yung testamento kung kailangan nila. Pero sige lang, kami merong dahilan at para makita ng buong mundo na ito kami.
Salamat po sa inyo dahil hindi rin ako alis hanggat hindi ito nagagawa ng paraan. Ngayon, alam ko rin na masakit sa masakit dahil meron akong tinatawag na paraan. O, natatakot na ba kayo, mga kasama? Takot ba kayong sumama? Ay, ngayon, nandito ako live from Hulosulu. Live sa buong mundo na dahil dito nakikita na nila na ang hindi nila namalayan is si Queen Helen Abdurrazzak pala ito. Ngayon, buong mundo, masisilayan ninyo ang katotohanan. Kung ako, tinalikuran ng aking mga tao, ito rin ang gawin nila sa iba. Kaya nga, nakikita nyo, hindi ako umalis. Pag umalis sila, maganda. Pag hindi ako pinasakay, maganda. Pero at least nakilala natin kung sinong namumuno at sinong koneksyon at kung sinong dapat manaig dito sa usapin na ito. Sige lang, biro mo, hindi ako makaihi. Nasa loob ako ng van. Sinamihan ako ng liderato nila, ang head ng Coast Guard. Tutulungan ako. Tapos ngayon ito, binarahan ako ng gate, ng guards. Hindi ba kahiya-hiya? Pero hindi ako mahiya magsabi sa inyo para ito hindi matularan ng iba. Kung mawala akong pera, hindi nila alam, nakikiusap na nga eh, para matulungan ng sambayanan. Pero sige lang, yun ang sinasabi ko sa inyo. Di bali na, para tayo magkaroon ng tamang proseso, hindi nila alam na inayos ko na ang kabundukan, ang karagatan at ang kalupaan. Maraming salamat sa paghamak ninyo, Matilde Maria Northland, tawag natin dito. May awa ang Diyos na tayo naman ay bibigyan ng ano natin. Okay, hamakin nyo pa dahil nakikinig ang buong mundo ngayon. Nakikinig sila at nakikita nila ang katotohanan. Kaya nandito lang ako nakaantabay, paikot-ikot, kasi titingnan natin kung anong gagawin nila. Now, pag hinaras tayo dito, dyan na nila makita kung anong dapat nila matingnan. Ito, merong parating na mga kung ano-ano na gusto nila, pero nagtago ang head ng Coast Guard dito. Kailangan labasan niya ako kasi nakiusap na nga ako eh. Pero kung itaas nila yung kable na yan na magpatunay na mag-alis sila, ito buong mundo, maniwala kayo hindi, si Queen galing pa sa giyera, galing pa doon sa mga ambush site para lang masabi ko sa presidente na tama na ang away dito sa Lupasog. Ngayon, maintindihan na ninyo kung gaano kasakit ang ginawa nila. Kumo meron silang proseso, kumo meron silang technicalities, hindi nila bigyan ng pagkakataon na merong tinatawag na exemption to the rule. Pinakita ko na ang vaccination exemption natin. Pinaglalaban ko na kayo na para mag-stop na ang COVID, mag-stop na ang lockdown at maayos dito. Sige lang palagi ang sabi ko. Kaya nga kanina galing pa ako ng Parang, galing pa ako ng Indanan, galing pa ako ng Luok. Hinahabol ko yung aking mga misyon na para maayos lahat. Pero ito, kung ayaw nilang pakinggan, kawawa itong Montenegro kasi sila ay biktima kaya o sunod-sunuran. Merong policy, yes, pero nakiusap si Queen Helen. Ngayon, okay lang, magantay ako. Kung pasakayin kami o hindi, dahil may hinahabol ako na isang misyon para sa sangkatauhan. Pero ang masakit lang sa akin, pinaantay ako, tapos sabihan na walang order, sabihan na wala kaming karapatan, nakiusap na nga eh. Kaya ko naman magbayad. Okay, I can do whatever I want, sabi nga nila. Pero sige lang na ako ng sige lang, kasi kanina pa ako walang kain. Naiihi pa. Obedient ako sa instruction. Pero sige lang, kasi yun ang gusto nila. Tingnan natin kung hanggang saan din sila. Basta ako ang tinitingnan ko ngayon, kung paalisin nila, naka-live broadcast po ako sa buong mundo. This is not an ordinary broadcast because this is the victim. Ang Queen mismo ang biniktima nila ng dahil sa kanilang polisiya. Binigyan ko na sila ng aking mga testamento, ng dokumento, pero ayaw nilang makinig. Sige, gawin na nila ang gusto nila. Paalisin ko sila. Go kayo. Pero tandaan ninyo, bukas, makalawa, tingnan natin.
natin kung makalayag pa kayo ng tama. Kasi kukunin ko na lahat ito para maintindihan ninyo na meron akong karapatan sa kalupaan na ito. Ngayon, makinig kayo, Coast Guard, makinig kayo, mga military dito. Nakiusap ako ng tama, pero ayaw niya akong pakinggan. Sige lang, palaging sabi ko sige lang, kasi nasasaktan din si Queen. May mga testamento akong pinakita. Kung sino humarang niyan, okay pa rin. Basta ako, hindi ako aalis dito hanggat hindi kayo lumayag. Dahil ito ay sumpa ng kapalaran. Kung gawin pa ninyo ito at ayaw ninyo kaming pasakayin na nakiusap na ako sa inyo, merong ganti ng tadhana na para sa inyo. Sorry po, pero ang kahiyahiyang ginawa ninyo, hindi matanggap ng aking puso. Hindi ko kayang lunukin. Nakiusap ako bilang tao. Pero pinahiya niyo ako dito. Binigyan niyo ako ng kahihiyan. 10 na ang mga delegado na tumutulong dito sa peace and order ng Lupasog. Kung sino man ang humaharang dyan, manigas na kayo dahil ito, lantaran ninyo na hinamak ang pagkataon ng Queen. Ang Queen kinikilala ng buong mundo, hindi lamang kayo. Kung naglalakad ako at nakiusap, this is a public transport, may policy kayo pero hindi nyo ako pakinggan. Sige, nang sige. Kung ilayag nyo yan, maniwala kayo hindi. Buong mundo makakakita sa inyo. Dahil instead bukas pa ako mag-live telecast, ngayon nag-live telecast ako dahil dito sa ginawa ninyong hindi kaangkop-angkop sa katayuan ng Queen of Bapilindo, ng Queen ng Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. We will see. We will find a way. Kaya nga ngayon, ilayag nyo. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Kasi ako nandito. May barko kayo, oo, pero darating ang araw, mas malaki ang barko ni Queen. Tandaan nyo yan. Ito, ginagawaan ko pa ng sistema na mapalingkat ito at naghahanap ako ng partner para magandang pier, magandang seaport dito. Di ba nila alam na nagpatayo na rin ako ng iba't ibang helipad o sinasabi nating talagang nasasaktan lang ako, tumutulo ang luha ko sa kahihiyan dahil pinamadali ko pa yung mga delegado ko para makarating dito. Intayin natin kasi kung ilabas nila yung angkla, pipicturan ko at ilagay ko talaga ito sa buong mundo. Biro mo maging sikat ang Maria Matilde Montenegro dahil nandito si Queen at ngayon natakel ang live telecast dahil hindi nila namalayan na merong media dito na mismo ang Queen of Philippine Islands, ang Queen ng Maharlika Lupasug Empire.